ang isyu sa pagitan ni Jan Estrada at Priscilla Meireles. Mukhang lumalalim na po ang problema. Mukha yatang ang balita ay aalis na raw ng Pilipinas si Priscilla. Babalik na ng Brazil. Si Barbie Fortesa po, mga kapatid, nagbakasyon sa lugar ng kanyang kapatid sa Amerika, sa Chicago. Oo, na-deserve niya naman ito. Nagsimula na po ang unang araw ng Summer Festival. Kaya lang, hindi pa man po nagsisimula ang festival na ito, ay putok na po ang balita na yung pelikula daw ni Alex Gonzaga ay nangangamoy flop. Kumusta na po mga mahal naming kachika dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga OFW nating magigiting sa iba't ibang dako ng buong mundo. Dito po ay holiday pa rin. Araw ng kagitingan. Ay naku, wala pa rin pasok, di ba? O saya! Pero tayo po, tuloy-tuloy pa rin po sa ating mga maiinit na chika at kontrobersiya. Tama, Ramal Chika? Tama, dahil araw ng kagitingan, naku, todo talaga to, walang unungan, sulong mga kapatid! Ayan! Ano masasabi mo ngayon? Lalaban ka sa kanyang anong sultada? Wendell Alvarez, Barikutot! Siyempre, kahit anuman ang ginagawa nyo dyan sa inyong mga bahay, huwag nyong kalimutan ang panoorin ang SNN. Showbiz. At sinabi na niya ititulo. Ayan, sinabi po ni Romel Chica, sugod mga kapatid! Walang uurong, kapit lang, laban lang. Dito lamang po sa ating programa at ito ang Showbiz Now! Nako, hindi pa rin po natutuldukan ang issue sa pagitan ni Jan Estrada at Priscilla Meireles. Mukhang lumalalim na po ang problema. Mukha yatang ang balita ay aalis na raw ng Pilipinas si Priscilla. Babalik na ng Brazil. Anong Brazil? Brazil? Brazil. Ulit, babalik na ng Brazil. Talagang Brazil ang paninindigan mo? Brazil. 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 Ayon. Napakagandang babae ng Brazil. Ay, marami naman talaga mga ganda doon. Ay, sobra. Sabi nga ng mga kaibigan ko, doon daw, pagka naglakad ka sa kalye, Diyos ko, 2-5 ng mga tipong artista. Artistahin talaga, magagandang babae, mga gwapong lalaki. Kaya lang, hindi nakagaganda sa Brazil yung nagkalat ng mga, alam mo na, maraming nagdurukot. Oo, maraming nagnanakaw. Ayan na sinasabi niya. Hindi talaga perfecto ang lahat. Oo. Nasa airport ka pa lang, paglabas mo pa lang, may mga aagaw na ng bag mo. Ay, malalim. Diba? Lalo na daw doon sa, ano ba yun, sinatawag na beach ba yun? Yung sa may dagat ba yun? Beach. Oo. Ano na ba to? Brazil. Beach. Ano? Doon daw sa may ano. Yung tinatawag na nila na parang yung may pagtitipon-tipon doon sa dagat. Sa gilid na dagat. Doon daw, mahirap daw doon mag-join doon kasi anihin ka ng mga ano. Kasi nga third world country, mahirap na bansa. May nakita pa ako sa YouTube. Mm. Lalaki, may edad na, nakikipaghilahan doon sa kanyang bag. Ay, upward. Hanggang sa bumagsak yung lalaki, yung matanda, nakuha ang kanyang mga ari-arian dala. Nakakalungkot, ano? At saka merong lugar sa Brazil na yung mataas, matarik, pero ang dami-dami ang daming bahay. Ang daming bahay. Grabe. Akala mo, ang Pilipinas, ganito na kadahok. Dahil pag nakita mo ang palibot ng Brazil, maganda lang talaga sa pangalan na tingin, pero mas matindi ang kahirapan doon kesa dito sa atin. Diba? Kaya nako, maswerte talaga tayo mga Pilipino. Swerte talaga. Nako, nauwi na talaga tayo sa mga kaganapan sa Brazil. Paano na? Ito nga daw. Sige, pagkano? Uuwi na raw si Priscilla. Ang sabi daw at ang balita daw kasi uuwi na daw siya at tatangay niya daw, isama niya daw yung kanilang anak. Tangay? Akala ko naman magnanakaw. Pero kasi diba na yung napabalita naman nag-alsabalutan na. Dire-diretso na to sa airport. Mukha yatang hindi na ito mahihilot, no? Ay, ganun. Kung talagang desidido na si Priscilla na dalhin si Annika sa Brazil, mukhang wala nang pagkahilot ito. At ayon na rin naman sa kanya, hindi ba na?
napuno na siya. Oo, napuno na siya. Matagal na raw po siyang nagsasakripisyo. Hmm. Ang dami na raw po niyang dinadanas ng struggle sa kanilang marital life ni Jan. Eh kapag ka ganun, way out na lang ang hinihintay. Deserve mo naman talaga magpahinga na rin. Oo. Ay, pero yun, ang... May naalala kayo, nagkasakit siya. Oh. Ay, oo, nagkasakit siya. Lilikan ko yung mga kwento-kwento niya. 7 years ago, nag-live siya sa kanyang IG na pag meron pala siyang dysmenorrhea. Sobrang sakit. Sobra daw ng sakit. At siya, sa kanya na mismo, daw yung sakit na yun, matagal mawala hanggat na meron siyang dysmenorrhea. Tapos ng dysmenorrhea, nararanasan siya pare. Super, super pain. Tapos daw. At ang sakit na daw yun ay pag nagme-make love daw, mas sila ni Jan. Oo, mas lalong masakit. Ay, ganun? Ano ang basa mo? Di siyempre. Kasi mahirap araw kasi. Araw ng kagitingan. Oo, kasi mahirap talaga pagka magiting ka at may alaga kang puso. Ano ito? Pusa. Ano ba? Pusa o tuta? Tuta. Nangangalimutan. Ba't po sa ang alaga ni Jan? Ano yon? Kay Priscilla yung miyaw-miyaw. Diba? Oh, ano yung kay Jan? Kasi diba eh, alam mo naman na si Jan talagang ano yon, ang gifted yon. Ay, gifted child? Oo, gifted child talaga siya. Diyos ko, sumula pa yan noon eh, diba? Talagang pinagantag mo doon. Alam mo, nagsimula yan sa isang sexy star na alam mo na, nakasama niya sa paglipad sa langit-langitan ng kaligayahan. Nung tinanong yung babae, kumusta si Jan? Ay, sabi niya, taga ano siya? Taga Dakota Harrison. Merong alaga. Ay. Sabi niya, sa pagitan ng kanyang mga hita. Doon nagsimula yun eh. Hanggang sa ang naging kapaniwalaan na ay ganun nga, ka-gifted si Jan Estrada. Kaya pala marami na may interest sa mga babae. Pero alam mo, hindi yun ang barometro. Hindi ako naniniwala sa ganun, di ba? Ganun nga, ka-gifted, puntamad naman, nambubugbog naman, walang pakialam sa kinabukasan ng pamilya. Aanin mo'y ganun. Doon ako sa taga-duty free, na responsabling ama at saka asawa, masipag, at talagang pinaghahandaan ng kinabukasan. Mas maganda yun. Depende rin siguro talaga sa babae kung ano ba talaga ang prioridad niya. Ang sarap o ano? Ang hirap. Ang hirap. o ang aray. Ay! Nakakapanginayang lang kasi matagal na rin sila. Tapos nagkaanak na sila, mayroon ng produkto ang kanilang pagmamahalan. Tapos parang nagkasundo na ang kultura ng Brazilian at ng Filipino. Sayang naman kung isusuko nila ang laban, di ba? Ang magkasundo, parang malabong magkasundo kasi paalis na siya. Paano ba? Matagal ito. Maliba na lang. Parang hilot, hindi natatalaban, no? Oo. Tsaka yung nagsalita na ng sakripisyo. Siyempre, nakatanim yun sa utak ni Jan ngayon. Aha, nagsasakripisyo ka pala. Aha, nagtitiis ka lang pala. Pala masaya. We're not meant for each other. Ganun pala yun. Siguro sabi nila dyan, masaya ka naman pala. Gusto mo mag-iwala sa'yo? Oh, sige. I'll let you go. Correct. Tapos sasabihin naman ng mga bashers, yan talaga, Jan Estrada, ang gusto mo. Ang umuwi ng Brazil, ang ina ng anak mo, para malaya ka na. Na makapambabae. Di ba ganun? Oo, pero isipin natin, matanda na rin si Jan Estrada. Uy, huwag naman matanda. Nagkakaedad na rin. Kaya dapat makakuha na siya ng partner talaga for life. For life. Di ba naman dapat na? Pakikausap mo nga si Jan Estrada. You know, Jan. Yung Chabacano. Chabacano. Kasi Chabacano siya eh. Tagabasilan siya eh. Tagabasilan mo. Chabacano. Broken Spanish. Okay, go. Sige. Kahit ano, sabihin mo. Lambos di... El Pebro di Bro! What? Ano yung... ano yung nani El Pebro di Bro? Brewed coffee! Baka mami yung El Pelibusterismo. El Pelibusterismo. Ano pa? Dali! Di Hasta la Vista! Hasta la Vista! Hasta la vista, Jan! Hasta la vista! Yo soy bulígrafo, I am a ballpen kay barbaridad, kay lastima! Nakakalok! Ikaw mo may alam ko sa Espanyol? Tres ako dyan, Spanish. Ikaw? Naku, napakababa ko rin dyan kasi... tres nga! kasi ang grading system namin ay 75, mga gano'n. Naku, 79 yata ako dyan. Ay, ako 75. Ikaw, pinataas mo. Mamatay!
Yo soy en La Vivo en La Calle. Ay, alam mo ba yun? Nako, tinanong ako kung saan ako nakatira. Ang sagot mo? Yung teacher, siyempre, paturo na ako sa mga kaklase ko. Dahil syunga-syunga ako dyan. Yo soy en La Vivo en La Calle. Ganon-ganon. Eh, may kaklase ako. Pinagamit yung boligrafo. Ballpen. Ballpen pala yun. Super syunga talaga ako. Sabi mo, yo soy boligrafo. Yo soy boligrafo. Habe, ke barbaridad, yo ra ballpen. Ay, yo soy boligrafo. Ay, I'm a ballpen pala. Ballpen pala yun. Ano ko, ikaw talaga, Sonia. Yung kaklase ko, yung best friend ko, si Sonia. Naku, nilagay ka niya sa ano. Alanganin. Ayun, tres. Final grading. Ewan ko ba, kasi hindi natin tinanggal yan? Buti nga natanggal hindi na. Hindi natanggal na. Wala na. Nakahanaho na kasi natin yan, diba? Oo. English 1, English 2. Tapos, ano? Spanish 1, Spanish 2. Hanggang second year yun, diba? Oo. Ang hirap kaya. Ang hirap-hirap. Sa amin, elective yun eh. Ay, wow! Elective lang. Elective lang sa amin, yun. Hindi. Subject yun. Sa amin, subject yun dito. Ano ba kinuha mong course? Kasi sa amin, diba, pag fourth year high school ka na, kukuha ka na ay, elective. High school high naman. School naman kasi hindi naman siya nag-college. Kaya naman parang hindi siya naka... Hindi, kasi sa high school, di ba pipili ka kung ano elective mo. Mayroon doon Spanish, mayroon doon agriculture, tapos mayroon ng ano yung panday, yung arts ba yun? Art. Oo, yung mga ganyan. Sining. Oo, di kami, sabi namin mag-Spanish tayo. Wow. Ano natutunan mo sa Espanyol? Ay, di siyempre yung A-S-E-A-M-O-S, yung parang ay, nosotros, vosotros, sois. Nosotros. Yung pastes, yung mga ganon. Oo, yun ang mga tinuturo. Conjugation. Oo, yung mga tinuturo. Siyempre, uunahin mo na yung mga alphabetical ng Spanish, diba? Espanyolin mo ngayon. Si Priscila. Ay, oo, kasi taga-Brazilian. Oo, Brazilian. Spanish pala. Go. La el de palabra de honor na por mil. Ang word of honor? La son de or... De orbino, de agua. Pataranta. Alak yun. Alak na abo pala. Pataranta. Di ba? Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Ba. Bamba. Gano. Ano pa? Kantahan mo nga siya ng Spanish. La esti. Ay. La esti. Dali. Spanish na. Kanta. Granada. La suna. Plaza Miranda. Di ba? Di ba Espanyol yun? Paano? Granada! Granada! La Zona Plaza Miranda! Diba? Kasi nung pinaputok. Ano pa yung kasunod nun? Kasi na uso yun, di ba? Ano pa yung kasunod nun? Ano pa ba kasunod? Taon na Plaza Miranda, el pedio la tao de takbo! Di takbo! Ha! Iba na utok niya. Ito mga tao, nagtakbuhan kasi nga may pumutok. Nauso kasi nung mga kanta nung mga ganun. Kasi Espanyol tayo noon. Ano pa? Sige, araw na kagitin yan. Araw na kagitin. Isa pa. Ay, oo nga pala. Araw na kagitin. Dapat Pilipino tayo. Pilipino tayo. Ako ay Pilipino. Doon na tayo sa pangalawa natin. Barbie. Ay, oo. For pizza. Ano? Barbie for pizza. Alam mo, Brazilian. For pizza. Yung I ginagawang E, yung E ginagawang I. Barbie for teza. Barbie for pizza. Alam, ang ganda na lang talaga siya. Okay. Si Barbie for teza mo. Biglang ikaw rin. Akahawa. Talagang ano to? Si Barbie Fortesa po, mga kapatid, nagbakasyon sa lugar ng kanyang kapatid sa Amerika, sa Chicago. Oo, na-deserve niya naman ito. Deserving naman siya sa mga ganyan. Siyempre, yung nagtrabaho ng sakdal, singkad talaga na halos wala ka ng pahinga. Tulog mo, kulang. Pahinga mo, lalong wala. Natural. Naregaluhan mo ang iyong sarili ng masarap na pahinga. At saka bakasyon naman eh, di ba? At saka ang sabi niya, kasi para na raw siyang nalulunod sa dami ng kontrobersiya, di ba?
Kasi nung nagkaroon ng Philae, parang nagkaroon ng issue sa kanila ni Jack Roberto. At saka syempre dahil dati, konti-konti lang dahil hindi nga masyado siyang, kasi sumikat na siya. Sobrang nadagdagan talaga ang mga pangit, negatibo, maganda. Kaya hindi niya ngayon paano i-ahal. Kakambal yun eh, kakambal. Habang tumataas po ang estado ng artista, lalong dumadami ang pumapansin sa kanya. Masyadong marami po na humuhusga. So ang feeling ni Barbie ng mga panahon na yon, para siyang nalulunod. Pero pagkatapos ng kanyang bakasyon, yun yung ate niya na nagtanggol sa kanya. Kayo naman, kumakahusga kayo. You don't even know my sister. Diba? Sabi niya. Dalawang magkapatid lang sila, diba? Tapos sabi ni Barbie, I'm willing to go back now. I already know how to swim. Kung nalulunod siya nung una, ngayon kaya na niyan languyan ang mga intriga at controversy. Siguro talagang pinangaralan siya ng ate niya. Siguro ang ate niya, pinasok mo yan at iba na ngayon kasi ang estado mo. Dahil sa social media, iba na ang kaganapan ngayon. Diba? At saka siyempre sinabi siguro ate, alam mo naman yung showbiz sa Pilipinas, ibang-iba talaga yan doon. Kaya kailangan, anuin mo yan. Lalabanan mo yan. Kung anong may mga sinasabi nila. Patunayan na mali sila. At saka pakinggan mo lang sa kabila ng tenga mo, ilabas mo lang dito sa kabila. Prove them wrong. Ganon. Wala naman kasing problema kay Barbie Portesa. Diba? Ay, wala. Talaga lang na napag-iinitan siya dahil may mga pinag-uusapan nga pong triangle, mga ganyan, di ba? Oo, siya kasi yung pinaka-in ngayon eh. Nung pagkatapos doon ng ng Maria Clara. Correct. Gusto siya. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung issue na yun. Magaling siya eh. Correct. At natupad yung kanyang pangarap, di ba? At unti-unti talaga. Ako naniniwala sa ganun eh. Yung unti-unti na pagkatupad, yun yung pinakamasarap na tagumpay. No? Correct. Yung pinaghirapan mo, nagsikhay ka ng mahabang panahon. Yun eh. At saka mananam na mo yung tagumpay kasi dumaan ka sa hagdanan ng tagumpay. Hindi ka nag-escalator, hindi ka nag-elevator. Hindi ka nag-elevator. Ano nga ang sabi? There's no shortcut to success. Correct. Lahat tayo, hahakbang, dadaan sa mga baitang ng hagdan. Yun ang pinakamaganda. Wala talagang shortcut yan. At yun ang pinagdaanan talaga ni Barbie. At ngayon, I know how to swim. Congratulations! Diba? Kantahan mo nga ng maganda si Barbie Portesa. Para sa'yo ito. Para sa'yo ito. Ang laban na to. Barbie. Para sa'yo ito ang laban na to. Barbie Portesa. Portesa talaga. Okay, go. Pinakantahan ko siya ng magandang kanta. Maganda to. Sige. Sunday morning, I'm on the way. I won't mali na naman. Umpisa pa lang. Di ba yun? Hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Mataas. This is my, it's a beautiful day. Alam mo nang sinasabi. When you said that you love me. Oh, natapos ang nakakatuwa naman. Natapos ang ay nako, ay ito ka natin sa kanya yan. Ay kasi naman malapit. Kasi nung April 8 po, mga kachika at mga kapatid, nagsimula na po ang unang araw ng Summer Festival. Festival. Nako, ang dami kalahok. Walong at magaganda mga pinula. Ay oo, totoo. Kaya lang, hindi pa man po nagsisimula ang festival na ito, ay putok na po ang balita na yung pelikula daw ni Alex Gonzaga ay nangangamoy flop. Lalo na yung mga nakaraan niya ng mga ng mga kontrobersiya. Di ba, simpre, nandun pa rin yung nakadikit pa rin yung doon sa kanya. Hindi ba handa ang publiko na unawain yung pagsisisi at panghihingi ng pasensya nitong si Alex Gonzaga? Lalo na yung yung controversial na hanggang ngayon nga lumalabas pa rin sa mga social media yung mga cake eh. Nandun pa rin. Hindi na nabuburay mga ganun na yun. Ako, ang dami na niya, pati sa abroad din, magkaibigan, kinasal, umiiyak yung kinasal, di ba? Diba? Kaya pangit talaga sa kahit anong lengguwahe at lahi, yung isasalpak yung cake sa mukha mo. Diba? Pero yung nakakaloka lang dito kasi sa pelikula nila, kasama niya pa kasi yung... Sino ba? Yung parang parang nega din eh. Sino ba? Lalaki, babae? Katulad yan, kasama ni Alex Gonzaga dito si Aljur Abrinica. Naging nega ang imahe nitong si Aljur dahil doon sa pelikulang Apag. Ay, ni Director Dante Brillantes. Na sinabi niya kay Coco, may problema ako. Ano yung direct?
problemado ko. Biglang nag-backout. Biglang nag-backout yung bida ng pelikula. Oh, okay oh. Na sana lahat. Nagulat na lang ako. Biglang nag-backout. Si Aljur Abrenica. Oo. Oh, oh. Eh may isa pa doon na nega rin yun. Ay, yung kasama niya rin yung isa. Parang wala na rin to ngayon eh. Parang hindi na rin pinag-uusapan eh. Sino ba? Si Angeline Quinto, kasama yan rin doon sa pelikula na yun. Silang tatlo. Silang tatlo. Talaga palang aalatin. Oo. Saka damay na kay Walkback ganun. Kaya nga eh. Ganun talaga. Ando, Alice Gonzaga, Aljor Abrenica, Angeline Quinto. So paano? Alice ko, paano na yun? Ay, so, sino pa ba manunood nun? Eh paano kung kumita pala yung pelikula? Ano masasabi mo? Palagay ko hindi naman talaga kikita. Talaga kala ko sasabihin araw mo. Ng pagiging yan. Sugod! Kapatid ko! Makibaka! Kasi marami naman mga ibang pelikula na panuorin ng Pilipino. Alam mo naman yung Pilipino kasi naniniwala sa word of mouth. Word of mouth. Na pag sinasabi na, ay, ito maganda ito. Ay, sus. Ang hirap kasi makipagpentuhan sa isang grupo nang hindi mo napapanood yung behikulo. Gusto mo, mapanood mo rin. Yes. Katulad yung, ito na, yung kay Romnick at saka yung kay Elijah. Gusto ko yan. Nakausap naman natin. Ramdam na lang. Kwentuhan pa lang yun. Tsaka yung apag na pinagbibidahan ni Coco Martin, Gladys Reyes, Jacqueline Jose, and Senator Lito Lapid. Diba? Tapos yung Here Comes the Groom. Ay, at mayroon pang isa. Ano? Yung maputi ang buhok ko. Maputi na ang buhok ko. Diba? Biopic po na magaling na singer-composer na si Ray Valera. Maganda rin yan. Pinamula ni Arky Bagatin yun. RK. Mm-hmm. Sabi niya RK eh. At saka syempre na sa hirap ng buhay niyon, syempre hindi mo naman mapanood. Kaya the best lang ang panoorin. Pipili ka lang. Yes, tama. Anong unang mong papanoorin? Parang gusto ko muna para makarelate ako. Kasi kahit maputi na ako. Para makarelate. Okay. Yung kay Romnick, kay Elijah. Ay, oo. Maganda yun kay Romnick. Oo. At saka ako papanoorin ko siguro muna yung apag. Handog ito sa mga kapatid natin na kapampangan, mga kabalen. Diba? Eh, paano yung kaya? Ay, kaya anong panama dyan ng pelikula nila ni Alex, ni Aljor at saka ni Angeline sa mga pelikula na yan? Isama naman natin. So, talagang ayaw mong isama sa mga panonorin. Eh, siyempre, ikaw ba naman? Tignan mo ngayon, Ray Valera. Diba? Eh, paano naman si Kylie at saka si Gerald Anderson? Ay, ay kandang trailer. Switzerland. Oo, at saka yung tema ng pelikula. The best thing yun. The best thing yung pelikula na yun. Maganda yun. The mental health issue. At saka gumamit ng drone. Napakaganda. Oo, kinakita ang buong ng, parang travelog. Diba? Ang ganda-ganda. Baka may nakalimutan tayo, nakakahiya. Sino pa ba? Yun lang kala Alex naman talaga ang ano eh. Oo nga. Okay. Hindi kasi yun na naman talaga ang pinag-uusapan eh. Parang kasi pagka iniisip mo, ba't mo panoorin? Ano ba? Okay. Ano yun, no? Tapos na tayo doon. Kantahan mo na lang si Alex kung talagang para sa'yo, hindi kikita at nangangamoy flop talaga yung pelikula niya. Kakantahan ko na lang na siya ng Daddy Cool, Daddy Cool. Alam mo, wala na siyang maisip kaya Daddy Cool na lang inano niya. Kasi di ba yun naman ang palaging inaano nila? Isumbong kita sa mami ko. Isumbong kita sa daddy ko. Di magsumbong na lang sila. Diba? Lipat na tayo. Okay. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, eto na naman po ang mga pangalan na ililitanya namin na talaga naman pong sobra-sobra ang pagsuporta at pagmamahal sa SNN. Boy, Zikaragay, nakikipag-away talaga. Anak, hayaan mo lang sila. Okay lang yun. Marichu Formacion Espiritu, Tita Julie Paras, Shoni Sebastian, John and Ching Bautista Silverio, mga anak, thank you. July Panganiban, Randy Balaguer, Mark Valencia, syempre si Mami Lidia, naniyayakap natin ng ubot higpit. Syempre, Rene and Roma de Leon. At ang reyna ng Sydney, ay, syempre si Catherine Amor. At, syempre, si Letlet Kokabo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I'm sure ikaw magbabato nito. Ay, oo. Magulat ba? Okay. Syempre, ang subject natin dito ngayon, dalawa ito eh. Na ano? Magagandang babae. Okay. Kilalang-kilalang artista. Kilalang-kilalang artista. At simula pa noon talagang naglalaban ng kanilang mga kagandahan na ito.
Oo. Pero yun pala, sa kabilang ano pala, mayroon pala ito sila, may gap pala silang dalawa. Oo, mula noon? Oo, mula noon pala hanggang may ngayon? Gap. Hanggang ngayon may gap. Parang bidmahan sila hanggang ngayon. Nagdededman. Kasi kuminsan kasi nagkita ito sa isang lugar. Oo, yung dalawang magagandang babae na ito. Talagang yung kanilang smile, ano, para bang plastikan lang. Nagpapapian si Actress A at saka Actress B ito. Si Actress A at saka si Actress B. Pareho silang maganda. Parang yung kanilang batian sa isang ano, parang ano lang, yung smile lang na gano'n. Parang tanguan lang gano'n. Yung basta lang. Oo, hindi talaga ibig sabihin na yung iba kasi magkakaibigan. Magchichikahan. Tapos iba mo, sincero ang ngiti. Oo, kamusta na, mga gano'n. Hindi ko lang alam kung si Actress A o si Actress B ang insecure doon sa ano. Isa't isa. Hindi nga niya alam, may Actress B, A. Sino ba muna si Actress A? Ayan. Di si Actress A, maganda din to. At saka, mayaman din. Oo. Si Actress B, maganda din. Mas mayaman din, pero mas maganda ang karir ni Actress B kumpara dun sa kay Actress A. Parang nagpahinga na si Actress A. Oo. Hindi si Actress B ang ano, medyo nagpapahinga ng konti. Naman tayong dalawa na lang mag-usa. Si Actress A. Dating sikat na sikat yan, pero nag-desisyon ng magpahinga. Ayaw na niya mag-artista. Si Actress B naman, hindi rin siya masyadong gumagawa ng mga pelikula. Pero napakaganda ng estado niya sa buhay. Oh. Sige, tuloy na. Ayan, established na. Oo, sino na insecure sa kanilang dalawa? Siyempre, parang na-insecure si Actress A. Doon kay Actress B. Bakit? Kasi parang si Actress B kasi maganda ang buhay, di ba? Na magandang estado. Kahit gumawa man siya ng pelikula, parang baliwala lang sa kanya kasi dahil okay na siya. Parang secured na yung buhay niya eh. Kung hanggang sa kung dumating man yung buhay na magkaedad siya. Oo, di ba? Maganda na kinabukasan. Okay, maganda na kinabukasan. Eh si Actress A. Si Actress A kasi... kailangan niya pag gumawa ng controversy at kailangan niya pag gumawa ng para siya pag-usapan. Oo, at saka kailangan niya pa mag-PR. Ganun? Oo. Anong PR? Yung ano? Siyempre mamahagi. Mga love box. Siyempre kailangan niya pa mag-PR para na pag-usapan siya. Diba? Pero laking tulong naman. Hindi, at saka naman. At pero kailangan niya pa rin mag-PR. Alam mo, next time di na siya padadalan. Oh. Pinadalhan ka ba niya ng love box? Ang dami, aminin mo. Tapos ngayon? Tatlo ang nakita mo. Tapos ngayon, ginaganyan-ganyan siya. Maganda nga yung pag-ano po sa kanya eh. Si Actress A. Dahil maganda siya, maganda ang ugali niya. Kanina lamang si Actress A. Mamatay? Anong sagot mo doon? Mamatay? So, siya ang ina-insecure kay Actress B. Kay Actress B na insecure siya. Kasi, siya kasi, damo si Actress B. Parang, ano lang, okay lang sa kanya. Baliwala lang, pagkain na nun na siya, na talagang, diba, ano na yung buhay niya. Without seeing the dawn. Yes. Si Actress A, ano naman ang masasabi mo sa kanya? Siya ang tinaguriang. The great, pretender. Tatlong love box sa tinanggap mo, Wendel. Samantalang si, yung Actress B, kahit balot, walis. Kahit karton, walis. Kahit pang balot na regalo, wala. Tapos sasabihin mo, Sasabihin mo, insikurida siya. Kasi parang yan ang dumalabas ngayon eh. Pag nagpamahagi na uli ng love boxes, ano na sasabihin mo? Nako, alam mo, mas maganda talaga si Actress B. Kung gaano, Actress B? Hindi, si Actress A. Maganda talaga si Actress A. Kung kaano kaganda ang mukha niya, ang beauty niya, ganun kaganda ang ugali niya. Yun ang puso niya. Oo, ganun si Actress A. What saka, is beauty if your panty is dirty? Di ba sabi? At saka si Actress A, talagang magaling niyang makipagkaibigan. Pero kanina, hindi mo sinasabi. Kung di mo pa naalala yung mga boxes. Kailangan mo po maalala yung love boxes. Diba? Okay. Naku, si Tito Manny Garcia siguro alam na ito. Oo. Parehong magandang babae mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikibuan. Oo. Meron talagang ganon? Meron talagang ganon. Magkalayo. Sa past lives siguro nila ganon din. Diba na yung meron tayong sinasabi? Kahit wala namang ginagawa sa'yo, diba? Totoo yan. Ganon eh. Pero kapag ka ganon daw, na nagagalit ka sa isang tao kahit hindi ka namang ginagawa ng masama, alalahanin mo raw yung nakaraan. Maaaring may kaibigan ka na
kaaway na kamukha ng taong ito. Ah, ganun ba yun? Oo, makaka-relate ka, parang ganun. So, mag-subscribe na po kayo para alam po ninyo ang kwentuhan nito sa SNN, ha? At ang vlog mo. Isama niyo na rin po yung Romel Chica Network. Marami pong salamat. Direct Beverly Burhel. Mahal ka namin. Okay. At syempre, wala kayong dapat gawin. I-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification. Baka tanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At syempre, salamat po sa hindi nyo pagbigo sa amin. Dahil, please, don't skip. Maraming salamat po. Ganun din sa ibinibigay niyo pong suporta sa aming TikTok, ang mga short shorts at Showbiz Now na official. Salamat po talaga. Hanggang sa muling sultada po ng ating programa. Kulang po ang mga salita lang, pero punong-puno po ng pasasalamat ang aming puso sa inyo. Romel Chica, Wendell Alvarez, maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ito po ang ating programa. Ito ang Showbiz Now! Now! Hey! Hey, it's a beautiful day.